ini-expect kong makaalala nito is si Che. Okay, yung pinato. Bakit kasi, no, maraming ginawa ang himala ang Lord kay Stephen, binato siya, pero bago siya batuhin, maraming nakipag, ano, dibati sa kanya. Then there arose some from what is called the synagogue of the freedmen, Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia, disputing with Stephen. Nakipagtunggali, nakipagdibati. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. Grabe! Balik-balik na rin ba nila si Stephen, hindi nila kahit itumba yung wisdom na taglay ni Stephen. Bakit? Kasi may gift siya of wisdom. Amen. Maging ako man, mayroon akong gift of wisdom. Pag nakikita ko yung mga tao gutom na, hindi na makapalakpak, parang naglalaway na. Parang nakalapos ito. Para baga, mag-lead ka naman, pastor. Kanina pa kami alawa na nag-umpisang makinig. Tapusin mo na. Descending of spirits. Ang descending of spirits na ito ay, yun lang, kahit maganda yung pananalita ng isang tao, alam mo kung totoo siya o hindi. Amen. Kasi nga, nag-discern mo, parang, binibigyan ka ng alam ng Diyos sa puso mo na huwag kang maniwala. Pinigyan. Nasusundan. Okay. Dito pa sa deliverance, ano? Ang human spirit ba pwede mong i-cast out? Hindi. Ha? Pwede? Hindi. Human spirit, pwede? Hindi. Human spirit yan eh. Ang evil spirit at demonic spirit, pwede mong i-cast out kasi may kapangyarihan ka doon. Pero ang human spirit, medyo ginagalang ng Diyos yan. Kaya nga, kung mayroong nagpupusis-pusisan, i-design mo, baka human spirit lang yon. Na ito nga yung tanong ng ibang mga kapatiran natin na sa iba daw church na inaatin na nila, parang suki na yung mga ano, yung mga napuposes or parang pag nangisay-nisay, pagka pinagpipray, suki na, sila at sila din. Pero, papansinin mo kung ito ba ay i-discern mo, kung ito ba ay human spirit or evil spirit. Kasi human spirit, kahit anong kasmat mo dyan, hindi aalis yan. Nasusunan niyo po ba ako? Kumbaga, kulang na sa pansin. Nagpapansin na. Nasusunan nyo. So, kailangan natin nag-discernment dyan. Okay, isa pa? Ang discernment na ito is made by intuitive light which infallibly discovers the quality of movement. Kumbaga, ito yung leading ng Holy Spirit na talaga siya yung magsabi sa'yo. Ang isa pang discernment is maybe obtained through study and reflection. Matutunan mo raw ito. Mag-grow ka sa discernment habang ikaw ay nag-grow sa iyong relationship sa Lord. Halimbawa na lang dyan. Ewan ko kung meron sa inyong napagkwentuhan ko sa inyo dito. Sa buhol noon, meron akong classmate na graduate din sa nursing na talagang binigyan niya rin ang buhay sa Lord. Kaso lang, meron doon na gifted sa healing, gifted sa tongues, hindi nga lang siya marunong magbasa, hindi siya marunong magsulat. Nangyari, gabi yung gift sa kanya, ito naman classmate ko sa nursing ay talagang naniniwala sa kanya hanggang sa pag napuposes or magtatangs yung isang believer na yon, naniniwala agad yung kasama ko. Halimbawa, ito na, magtatangs siya, sasabi niya, ito ang sabi ng Holy Spirit, ito ang sabi ng God the Father, mamaya-maya, ako si Santo Niño, teka, nag-iisip na ako, video sa sala na ito, sa blind na ito, naging si Santo Niño daw siya. Ang Diyos natin hindi bonsai. Lumalaki ang Diyos natin, hindi na natiling bata. Ang gusto kong sabihin dito is, pagdating sa bagay na yon, dapat matidisen mo na iba na ito. Nasusundan niyo? Hanggang sa ang kamukat-mukat noon, akala nila move pa rin ng Holy Spirit, napusis talaga sila ng evil spirit. Dalawang linggo namin binatil yung sa deliverance bago nakalaya. Okay, so ganun ka-importante ang discernment. Ngayon, why is it important for us to be baptized in the Holy Spirit? Una, without the Spirit, we cannot mind the things of the Spirit.
tagalugin ang imamind mo. Parang magiging hindi panaisipan, magiging concern mo, magiging mindset mo ang mga bagay na patungkol sa spirit. So kung hindi ka na tumanggap ng Holy Spirit, siyempre, ang iisipin mo, iba kayo na makamundo. Maliwala? Parang ayaw nyo na ng paliwala. Without His Spirit, we cannot have life and peace. Tama ba? Yes. Kasi bunga ng kawalan ng Espiritu sa atin, ang iniisip natin is bagay na makamundo, bagay na maka-flesh. Resulta ng pag-iisip to be mindful, i-explain ko na lang mamaya. Okay? Without His Spirit, we cannot please God. Amin ba? Isa pa? Without His Spirit, we are not His. Naalala niyo yung topic ko last Christmas party about DNA? Na halimbawa na lang, example lang ano. Halimbawa na lang, nabuntis si Sister Rose, tapos alanganin si Paring Jusel kung kanya o hindi. Kasi nag-duty naman siya lagi, tapos hindi nakapag-duty, nabuntis. Para malaman kung kanya nga, ang isang dahilan, ang isang test lang is ipag-DNA. Tapos nung mag-DNA si Sister Rose, yung DNA ng bata, hindi kamat sa DNA ni Paring Jusel. Maliwanag, hindi kanya yun. Example lang yun, ha? Oo naman. Para naman hindi ko alam. So, ganun din, kapag wala ang Holy Spirit sa atin, noong i-check ng Lord ang DNA, wala kang Holy Spirit, hindi ka kanya. Maliwanag ba? Dahil malis. Kasi nga, sabi, okay, dito yan sa Romans chapter 8, verse 5, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. So ang iniisip daw ng mga flesh is siyempre yung flesh. Resulta noon, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Isang dahilan pala kung bakit walang kapayapaan ang isang tao, bunga ng kanyang iniisip. Nasusundan niyo po ba? Amen. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So nangangahulugan, kung wala kang peace, wala kang life, ang iniisip mo ay mga bagay na maka-flesh. Yes? Parang nai-peace na kayo. Peace na, manahimik. Romans chapter 8 verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Verse 8, so then, those who are in the flesh cannot please God. Maliwanag yun. So kung wala kang Holy Spirit, you cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Hallelujah! Kaninong ka kaya na statisikan? Maliwana? Okay. You are vulnerable to Satan without his Spirit. Ito na yung sinasabi ko kanina na hindi mo na kailangan pumunta ng Greece para ilubog ka sa reverse stage kung saan inilubog si Achilles. Kailangan mo lang mailubog sa presensya ng Holy Spirit. Kapag babag ka sa presensya ng Diyos, tangbog si Satanas sa iyo. Makikita ka palang ni Satanas na medyo namumungay, parang mataata namumungay. Medyo taglay mo pa yung glory ng Lord, talagang kumikintab-kintab, balat mo pala, parang napapaso na. Ewan ko ha, may napapansin ba kayong mga tao na hindi believer, tapos hindi sila kampante sa'yo? Parang may balat sa puwet, parang nangangati. Hindi sila mapakali sa'yo, bakit? Kasi taglay mo ang anointing ng Diyos. Sabi na ng James 2:19, si Satanas man ay naniniwala sa Diyos. Nanginginig-ginig nga lang. He's trembling. Ganon din, nakita ka ng Diyos, kasama mo ang Espiritu ng Diyos, nanginginig si Satanas sa'yo. Huwag lang nanginginig sa galit, sa gigil. Okay,